Okay, sige. Sabi rito ni Sander, Tonyo, bili ka ng Betta Fish. Betta Fish. Okay, sige. Pero wala na akong pambili, pero doon nila ako sa ipong kukukuha. Magkano to, kuya? 120. Tapos ito, 140. Okay, sige, ito na lang. Yeah. Ito na pala yung Betta Fish na binili natin kanina. Ay, hindi, iba pala yun. Bumili na ako ng small tank, tapos yung pagkain ng Betta Fish, tapos etong si Betta Blue. Dito natin kuha ng tubig yung galing dito sa aquarium para fresh. Hey, what's up, men? Dito tayo ngayon sa Pet Shop. Alam niyo kung bakit tayo pupunta sa Pet Shop? Kasi kung napapanood niyo ako sa TikTok, na-addict tayo ngayon sa Betta Fish. Alam niyo yung Betta Fish? Yung maliliit na isda na mahaba yung buntot na magaganda pag bumuka na pa ganun. So ngayon, pupunta tayo sa Pet Shop. Tatapusin ko lang itong tinimpla kong kape. Kumanda ka sa akin, kape. Isang lago kang ka lang kahit mainit ka. Init. So ayun na nga, no, nandito na tayo. At nakita ko tong aso na to. Hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay at katanghali ang tapat nagsasunbaiting siya. So ito na yung pet shop na binibilan natin ng Betta Fish. Malapit lang to sa amin eh. Kung taga Bulacan ka, nanonood ka rito, ito ay sa bagong bayan lang, dito mo siya makikita. Okay, sige, pasukin na natin to para mapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga tinda nila rito sa loob. Dito tayo sa side na to muna, unahin natin to kasi magaganda yung isda ro no, maliliit. Dito sa harap meron silang maliliit na isda. Oh, tiga mo, pag inano ko yung daliri ko rito, lalagay ko rito susunod yan, oh. Ito, ano to, dilis. Ba't kulay green yung tubig? Pero siguro, ganyan talaga yung tubig nila. Kasi ito, malinis, eh. Tapos ito, color green. Ito, ang dami nila, oh. Ayaw nila pansinin yung daliri ko, men. Ayaw pansinin yung daliri ko, oh. Hey, ala, may dead sa isa. Ah, ito, inantok. Ayan, inaantok lang yan. Nakatulog. Okay, eto. Itim. Puro sila itim naman dito. Eto, ganun din. Pero kakaiba yung kulay. Ayan, tingnan. Kakaiba yung kulay. Para mga butete, no? Dito ko nakikita nyo yung isda rito. Ayan. Ayan, invisible yung isda. Wala. Ayan, ayun siya. Ayun, o. No? O, ayun, ang laki. Lumalangoy. Ayun pa, o. Eto, ano to? Ano to? Ah, snail. Snail. So ito na yung mga beta. Iba-iba yung presyo nito eh. Merong tag 50, tapos ito yung tag 100, at yung tag 150. Sige, tignan natin yung tag 50. Ito, kuha tayo ng isa rito. Kung mapapansin nyo, yung tag 50, hindi ko kasi alam kung ano talaga pinagkaiba nito eh. Pero sa presyo na lang natin ibase. Maganda rin naman yung tag 50 eh. Mahaba yung buntot. Kasi may tawag sila rito yung mga half moon. May parang lahi. Hindi ko alam kasi ngayon lang ako nag-alaga ng Betta Fish. Pero sige, tignan na lang natin to isa-isa. Kung mapapansin nyo, nasa maliit sila nalagyan. Yung parang baso. Kasi nga low maintenance lang tong isda na to. Kahit walang oxygen, nabubuhay sila. Pero pag kung mag-aalaga ka ng Betta Fish, mas maganda yung mas medyo malaking tank kaysa yung ilagay mo sila sa bote ng emperador o kaya sa gantong baso. Kaya lang to ginagawa sa mga pet shop kasi nga nabibili naman sila agad. Hindi naman sila kailangang ilagay sa malalaking tank o fish tank. Ito, tignan natin yung tagwa 150 kung gaano sila kagaganda. Kasi syempre yung tagwa 150 to, mas maganda to, panigurado. Ito, kulay blue. Ah, oo. Maganda nga yung kulay niya. Tapos, mas mahaba yung buntot. Sorry, hindi ko talaga alam kung anong pinagkaiba ng 150, 50, tsaka 100 eh. Base na lang natin sa presyo.
Ito maganda rin ito. Katulad siya nung binili ko ng una, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ganyan siya, ganyan. Pero ito may pagka-blue. So sige, magtingin pa tayo ng ibang isda rito sa pet shop. A few moments later. Meron din silang arwana rito. Natatandaan ko dati nung bata ako, merong arwana yung mga pinsang ko nun eh. Pinapakain pa nga namin dati ng mga butiki yun. Ang lakas nga kumain. Uy! Si Gary to ah. Kilala niyo si Gary, yung alaga ni SpongeBob? Meron din pala silang snail dito. Dati nag-alaga ako nito, naglagay ako nito sa fish tank ko dati. Ang nangyari, nangingitlog kasi yan. Nakita niyo yung mga bato-bato na yan? Yung ilalim niyan, doon sila nangingitlog. Hanggang sa dumami ng dumami yung ganyan ko dati, dumudumi yung fish tank ko, kaya inalis ko na. Ang cool pala niya pag masdan, no, pag malapit yung camera. Ang ganda oh. Ang lalambot nung ano niya, nung parts ng katawan niya, no, habang naglalakad siya sa mga bato-bato. Tapos ito nga pala yung mga isda na matatalino. Paano ko nasabi? Tignan niyo naman oh, hindi nagkasya sa ulo nila yung utak nila lumabas. So meron din pala rito na may mga nakalagay na presyo. Tulad na itong assorted mollies, 10 pesos ang isa. Tapos pag bumili ka ng 10, meron ka pang isa na libre. Parang gusto ko rin bumili nito pero parang kailangan kasi nila ng oxygen. Di katulad ng betta fish na kahit walang oxygen pwede na. Kaya okay na ako rin sa betta fish. Eto meron pa sa baba oh. Glowfish tetra, 70 pesos ang isa. Ang ganda, parang nag-glow nga siya, no? Parang glow in the dark. So sige, uwi na tayo, kunin na natin tong bibilin ko. Ito nga pala yung napili ko na betta fish para maiba naman yung kulay nung nasa bahay. Ito yung tagwa 100. Pumili na lang ako nung medyo light yung kulay kasi meron na tayong red tsaka blue dun sa bahay. Ito medyo parang color white siya eh. Okay na to, tara! Ito yung bahay ni Tonyo tsaka ng mga kapatid niya. Lilinisin natin kasi medyo marumi na eh. Ayan yung bahay nila oh. Marumi na masyado. Hindi ko na naasikaso si Tonyo eh. Ayan. Nababasa ko rin kasi sa mga comment nyo na i-vlog natin si sila Tonyo. Ayan, medyo marumi na yung ano nila, hindi ko na naasikaso. Yung nakikita nyo na yung mga parang nabubulok na yan. Ano yan, yung carrots, tsaka kung ano-ano pang gulay, tsaka pakwan. Yung pakwan kasi dun sila ano, parang nagiging source of water nila. Sila oh, ayan sila oh. Ayun, may baby pa. Ayun yung baby, oh. Medyo matanda na. Ito pala, pinaka-baby. Ayun, yung maliit na yun. Ayun, oh. Ayun pa, yung maliit na yun. Alisin lang natin to kasi papagpag natin to, eh. Ay, papagpag. Ayun pa yung mga baby, oh. Liliit pa. Ayan. Magaling lang natin to. Ito yung, ayun, oh. Ang daming klaseng Tonyo. Ito, lalaking Tonyo. Siyempre, lalaki si Tonyo. Yung babae, Tonya. Ito, babae. Ayan, babae yan. Ito, lalaki rin. Ayan, lalaki yan. Uwin lang natin dito yung ganyan. Papagpag lang natin kasi medyo marumi na. Tanggalin natin yung mga maliliit na uod. Kasi nag-uod na yung ano eh. Yung carrots. Nagkaroon na siya ng uod oh. Ayun oh. Ayaw magano. Focus natin. Ayun, nagkaroon ng uod. Ayun. Uod na maliliit. Kaya dapat dyan tinatapon. O kaya gawing pataba. Yun. Gawing pataba. Ayan, okay na. Pwede na natin silang ibalik ulit. Dahan-dahan, baka kasi mahulog yung maliliit. Kasi may mga baby dyan eh. Lalaki rin yan. Magiging katulad din sila netong mga to. Nasa na, nawala. Ayan oh. Paglaki nun, ganyan. Ayan, magiging katulad sila niyang ganyang kalaki. Tapos eto na rin pala yung binili natin na betta ron sa may pet shop kanina. Eto yung huli nating binili. Tapos eto yung pangalawa. Eto yung nauna. Eto muna ilalagay natin pagkain nila. Hindi talaga ito yung pagkain dapat nila eh. Pero wala pa kasi ako rito, hindi ako nakabili. Eto muna ilagay natin pansamantala. Kinakain nila yung kulay maroon. Yan yung pellet na yun. Yun lang ang kakainin nila dyan. Lagay lang natin dun sa gilid. Tapos eto, kumakain din sila nito. Parang pang source of water na rin nila. Dapat yung mas makatas dito eh. Wala na rin ako nung carrots, kaya bukas pa ako makakabili. Ito muna lagay natin. At panghuli, ito, paborito nila to, tinapay. Kinakain nila yan. Ayan, malinis na ulit. Pwede na natin silang takpan. Tapos ganyan lang buhay nila dyan. Tulog, kain tulog lang yan. Oh, kain tulog. Say hi, Tonyo. Ito nga pala si Tonyo, ang leader ng Kapatonyo G. Salute, Tonyo. Salute!